Mapagpalang buhay po sa lahat, mga kababayan. Ang bansang China ay gumawa ng isang hakbang na siyang nag-viral at umalingaw-ngaw sa social media ang balibalitang ang paglunsad ng tatlong araw na drill ay inihayag sa araw na pagkatapos bumalik si China mula sa Estados Unidos ay malawak na inaasang pagkatapos na kinundi na ng Beijing ang kanyang pulong noong Miyerkules kay Speaker Kevin McCarthy sa Los Angeles. Tinutubing ng China ang demokratikong pamamahala ng Taiwan bilang sarili nitong teritoryo at hindi kailanman tinalikuran ang paggamit ng pwersa upang dalhin ang isla sa ilalim ng kontrol ng China. Mariing tinutulan ng gobyerno ng Taiwan ang mga sinasabi ng China. Si China Win ay first female president ng Taiwan. Ito ay isang seryosong babala ng Taiwan Independence, Separatist Forces and External Forces Collusion and Provocation at ito ay isang kinakailangang aksyon upang ipagtanggol ang pambansang soberenya at territorial na integridad, sabi ng Eastern Theater Command ng Chinese Army sa isang pahayag. Sinabi ng Defense Ministry ng Taiwan noong 4 PM noong Sabado ay nakita nito ang 71 sasakyang panghimpapawid ng China kabilang ang mga fighter jet at bomber na tumawid sa median line ng karaniwang nagsisilbing hindi opisyal na hadlang ang pagitan ng dalawang panig, gayon din ang siyam na barko ng China. Ginamit ng China ang pagbisita ni Chai sa US bilang isang dahilan upang magsagawa ng pagsasanay sa militar na malubhang nasira ang kapayapaan at katatagan at seguridad ng rehiyon, sabi ng isang ministeryo sa isang pahayag. Ang Taiwan militar ay tutugon ng may mahinahon, makatwiran at seryosong saloobin at magbabantay at magsubaybay alinsunod sa prinsipyo at hindi tumitindi o mga pagtatalo upang ipagtanggol ang bansang soberenya at pambansang seguridad. Walang mas malawak na pakiramdam sa pagkaalarma sa Taiwan tungkol sa pagsasanay kung saan ang mga tao ay matagal nang nakasanayan ang mga banta ng China. Nagbanta ang China na hindi tiyak ng paghihiganti kung ang pagpupulong kay McCarthy, pangalawa sa linya na humalili sa presidente ng US pagkatapos ang vice presidente ay magaganap. Nagsagawa ang Beijing ng larong pangtigma sa paligid ng Taiwan kabilang ang mga paglulunsad ng live-fire missile noong Agosto. Kaya nga mga kababayan, sa aking pananaw, ang pagtulong ng mga kaibigan nating mga kalapit bansa o ng Estados Unidos ay upang hindi makipagdigma kundi upang protektahan, depensahan ang para magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Una at higit sa lahat, kailangan natin ipanalangin at ilapit sa ating Panginoon Diyos ang ating bansa para magkaroon ng proteksyon at bigyan ng wisdom and knowledge ang ating kasundaluhan para ipagtanggol at depensahan ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat pong muli sa pagbisita sa aking channel. Ito po ang Ka-Travel Vlog Adventure. Nagsabi sa inyo, God bless us all.